ng iniulat ng China ang unang kaso ng COVID-19 noong Desyembre 2019, napakaraming chismis, haka-haka at propaganda ang kumalat tungkol sa sakit. Sabi nila, baka pagpapagaling daw ang asin. Magkakaroon daw ng microchip ang mga bakuna. We, yung totoo, na-fact-check na natin yan. Enero 14, 2020, nang may kumalat ang chain message tungkol sa isang kaso raw ng severe acute respiratory syndrome sa isang klinika sa Mandaluyong. Wala pang masyadong kaalaman tungkol sa COVID-19 noon. Ngunit may mga hinalang may kaugnayan ito sa SARS. Ito ang unang fact-check na may kaugnayan sa COVID-19. Isinagawa ito ng mga miyembro ng International Fact-Checking Network. Halos isang taon mula noon, lagpas na sa 9,000 ang misinformation at disinformation na napabulaanan ng mga organisasyon ng fact-checkers sa buong mundo. Ano ang ibig sabihin ng infodemic? Ano-ano ang maling impormasyon tungkol sa COVID-19 na kumalat noong 2020? At paano lumaganap ang mga ito sa Pilipinas at sa buong mundo? Tinawag na infodemic ang mabilis na paglaganap ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Na verifika man ito o hindi. But we're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic. Fake news spreads faster and more easily than this virus, and it's just as dangerous. Gaya ng pinakaunang fact-check tungkol sa kaso raw ng SARS, ang mga maling impormasyon na kumalat sa simula ng 2020 ay tungkol sa mga peking kumpirmado na kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lugar. Marami ring lumabas na mga peking lunas para sa sakit, gaya raw ng bawang, luya at iba pang home remedies. Dumami lalo ang mga chismis ng mga sumunod na buwan. Pinakamarami nang naitalang kaso noong Marso at Abril kung kailan lumagpas sa 2000 ang mga fact-check na lumabas sa buong mundo. May ituturing na misinformation ang mga sabi-sabi na nakagagaling daw ang bawang o luya. Maaring hindi sinasadya ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang disinformation naman ay ang sadyang pagpapakalat ng mga binuluktot na kwento at propaganda. Simula Mayo 2020, laging mas laganap ang disinformation. Halimbawa nito, ang mga kwentong kutsero na si Bill Gates daw ang may pakana ng pandemya. Halimbawa rin, ang mga babala na may masasamang epekto raw ang pagsusuot ng mask at pagbabakuna. Kumalat ang mga panluloko na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pampito ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming misinformation at disinformation tungkol sa COVID-19 noong 2020. Sa Timog Silangang Asya, Pilipinas ang nangunguna. Sa buong mundo, pinakamarami ng fact-check ang lumabas tungkol sa mga peking lunas, mga conspiracy theory at polisiya ng iba't ibang gobyerno. Sa Pilipinas, ang pangalawang pinakamaraming na fact-check ay ang mga peking pahayag ng mga kilalang personalidad. Hindi bababa sa 18 ang peking quote cards tungkol sa COVID-19 ang kumalat sa social media. Hindi lang sa social media naglipa na ang nakalilin lang ng mga kwento tungkol sa pandemya. Sa buong mundo, hindi bababa sa 186 ang bilang ng mga maling pahayag na nanggaling mismo sa mga otoridad. Want to disinfect yun, maghanap mo ng gasolina. Papad mo lang yung kamay mo. Layo mo lang kayo, baka mag sa loob ng bahay ninyo. Habang patuloy pa ang pandemya, maaaring marami pang kasinungalingan ang maglipana sa mga susunod na buwan. Para maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon, ugaliing kumonsulta sa mga mapagkakatiwalaang institusyon at organisasyon at sa mga otoridad. This is a time for facts, not fear. This is a time for rationality, not humans. This is a time for solidarity, not stigma. May nakita ka bang kaduda-dudang post tungkol sa COVID-19? Magpadala ng link at screenshot nito sa factcheck@rappler.com.